Good morning, Pilipinas, and welcome back po sa Panahon TV. Time check muna tayo ang Philippine Standard Time po natin na 5:47 ng umaga. Sa puntong ito, alamin naman po natin ang pinakahuling datos ng pag-asa tungkol dito sa major dams na ating binabantayan sa bahagi ng Luzon. Kabilang po dito ang Magat Dam, Pantabangan, at syempre, hindi po dito mawawala ang Angat Dam dahil dito po tayo kumukuha ng water supply for Metro Manila at mga karatig po nating probinsya. Kahapon po alas 6 ng umaga na itala po sa Angat Dam ang 195.10 meters at nagkaroon po yan ng pag-akyat sa water level na umabot ng 0.27 meters. Dito naman sa Magat Dam, matatagpuan po natin ito sa Isabela. Kahapon din, meron po itong 172.12 meters and in the past 24 hours, nagkaroon po yan ng increase in water level na umabot ng 0.22 meters. At panghuli po natin dito naman sa Pantabangan Dam, dyan po yan sa Nueva Ecija. Naitala po dito ang pag-akyat sa level ng tubig na umabot ng 0.38 meters. Kaya naman, naitala po kahapon ang water level nito, 189 meters. So, mapapansin po natin, lahat po ng dams sa ating binabantayan dito sa Luzon ay nagkaroon po ng pag-akyat sa level ng tubig dahil na rin po ito sa mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog na nararanasan po natin dito sa ating bansa dahil pa rin yan sa epekto ng hanging habagat. At ngayon naman silipin po natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon para po sa Baguio City, mababa na ang 17 to 23 degrees Celsius. Tamang-tama naman yan para sa mga gustong magpalamig at mamasyal dito sa Burnham Park. At para naman dito sa Metro Manila, asahan po natin 26 to 33 degrees Celsius. Ibig sabihin po niyan, mainit ang ating panahon pero mas mainit at maalinsangan po dito sa Tugigaraw kung saan mararanasan ang pinakamataas sa temperatura. Posible po yung umabot ng 34 degrees Celsius. Dito naman tayo sa bahagi po ng Visayas. Sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu, ang agwat ng temperatura sa pagitan po ito ng 25 to 33 degrees Celsius. At asahan po natin meron pa rin tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Panghuli po natin dito naman sa Mindanao, para po sa Cagayan de Oro, inaasahan natin ang 24 to 34 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Davao at ganun din sa May Zamboanga, inaasahan naman ang generally fair weather condition sa temperatura nga abot ng 25 to 34 degrees Celsius. At ipagpatuloy na po natin ang ating forecast. Alamin na rin natin ang inaasahang lagay ng panahon sa mga susunod na araw base dito sa 3-day weather forecast ng PAGASA. Unahin po natin dito sa Baguio City. Ang temperatura sa pagitan po ng 16 to a possible high of 23 degrees Celsius. Masarap mamasyal bukas o kaya naman sa Sabado dahil pagsapit po ng Sunday, malaki ang chance ang makaranas kayo ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman tayo sa Metro Manila. Inaasahan naman po natin perfect para sa mga mommies na maglalaba dahil magpapakita si Haring Araw. Pero paghandaan pa rin po itong isolated rain showers or thunderstorms sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Para naman sa Metro Cebu, inaasahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies. Simula po yan bukas at magpapatuloy po yan hanggang sa weekend. At para naman sa mga nakapag-avail na ng tour package dito sa Davao City, inaasahan natin ang temperatura sa pagitan ng 25 to 34 degrees Celsius. At inaasahan din po natin ang maaliwalas na lagay ng panahon simula yan Biyernes at magpapatuloy hanggang sa Linggo. Panghuli na lang natin dito naman sa May Zamboanga City. Sulitin na ninyo ang magandang panahon bukas, ganoon din sa Sabado. Dahil pagsapit ng Sunday, para sa mga magsisimba at lalabas ng kanilang bahay, huwag kakalimutang magdala ng payong dahil malaki ang tsansa na makaranas ng maulang panahon.
Balita naman sa labas ng bansa, magnitude 6.2 na lindol tumama sa Central Italy kahapon bandang 3:36 ng umaga sa kanilang local time. Ayon sa US Geological Survey, may lalim ito na 10 kilometers at namata ng epicentro sa layong 10 kilometers southeast ng Norcia, Italy. Makalipas ang isang oras, muli itong nianig ng magnitude 5.5 na aftershock. Hindi bababa sa 120 ang nasawi, habang higit 300 naman ang sugatan. Samantala, sa parehong araw, isang malakas na lindol din ang yumanig sa Burma. Sa tala ng USGS, ito ay magnitude 6.8 at may lalim na 25 kilometers. Sa pinakauling ulat, 3 na ang naitalang nasawi, habang daan-daang ancient temples naman ang napinsala sa major tourist site nito. Patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV para pa sa iba pang updates tungkol dito sa nasabing pagyunig. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.